Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ay papunta ngayon sa isang treasure site itong aming katiyats. At ang aming puntahan dito ay ang kawangis ng hipopotamus na marker. Ito ay nakalubog sa lupa, nakalublog. Kaya magandang marker ito. Pero bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga avid followers. Shoutout kay Freddy Soriano, Dacuno Maximino, Danny Flores, LGB Misor, George Dalton Napping, Lorenzo Bilunes, Rosemary Rojo, Joy Navarro, Bonifacio Manuel, Pedrito Ray. Shoutout din kay Regine Mineses, Diego Gabrines, John Maso, Boss Lakay, kay Rizzi Saison, Tating Naliman Salay, Albert Barcelo, Hayasito Kimia, and lastly, shoutout kina Mr. Tats Mix TV, Zach Cabrera, Dato Kalaagan TV, Rex Alipu, kay Raul Trangia, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating explorations. At narito na kami, mga katiyats, sumalubong kagad kanina yung baka na halos kamukha rin itong nakalublob na itsura dito. Ito yung bato na nakabaon. Ayan, sa tingin ko hipopotamus, kulang nga lang yan ang sungay ay kalabaw na yan. At ang mga mata niya ay parang may tinitingnan sa unahan. Kaya mamaya atin i-detect ang harapan niyan kung saan nakatingin ang dalawang mata at ang kanyang mismong nilubluban. Kasi nga ang mga hipopotamus or mga karabaw ay magkaano lang yan, kasin, kaya pareho silang lumulublob sa putikan. Kaya pwedeng ang item ay nasa kanyang baba lamang or sa kanyang nilubluban. Ganyan ang mga marker na yan. Pero ang ating uunahin ay kung saan nakaharap ang kanyang ulo doon, yung sa may parang putol na kahoy doon sa unahan. Kaya atin na, umpisahan kagad ang pag-detect nito using our divine dowsing rod. Ang estimated distance ko nito galing sa ulo nitong hipopotamus ay 7 to 9 meters. Kaya ang gawin ko dito ay i-cross ko ang 7 to 9 meters sa kanyang harapan kung saan mag-ikis ang dowsing, at paliitin natin yan na area using AKS a little later on. And then pangatlong gamit dyan ay ang pendulum, pero kanina natapos na yan ng pendulum kanina. Hindi nga lang nakuhaan ng video ang Pendulum Man. At mamaya pagkatapos ko nito ay yung atin namang kasama na mayroong ground tester o yung kanyang accumeter na tinatawag ngayon na resistivity tester. At kung nais kayong bumili ng mga ganyan na mga gadget, lahat yan ay nasa Bourbon Electronics. Tawagan nyo si Roniel sa kanilang number 0975-667-5030 or si John Abin sa ganun pa rin ang numero sa Bourbon Electronics, at magtanong lang doon, inquiries, kung magkano ang gusto nyo or kayang maabot ng inyong budget. Okay, so apat na ako na detection, mga katiyats, at dito tinusukan ko na kung saan nag-ikis. Merong akong tinusok dyan na stick, yung kahoy, sanga ng kahoy, as a marker para kung umpisahan nila yan ay dyan sa inaapakan ko ang pinakasentro. Okay, pero kung makapag-detect tayo, mga katiyats, kahit mga scanner, napakaraming bumili ng scanner, kahit na may scanner ka, eh hindi pa rin yan 90% na makakuha ka, kasi ang scanner talagang mag-rehistro dyan ng gold. Kasi malalim na detection ang maabot nito, kaya karamihan ay gold na natural gold
or pre-gold ang ma-detect ng mga scanner. Kaya hindi pa rin 100% na magkatagpo ka ng Yamashita Treasures kung bibili ka ng mamahalin na scanners. Ang importante kasi dito ay present ang tatlong element. Ang marker na malaking bato, the big boulder marker, na mayroong marka ng mga Japanese treasure sign. Pangalawang elemento ay ang old tree, century old tree na nandyan. Pangatlong elemento ay mayroong creek sa kanyang malapit lamang. At ang pang-apat dyan ay ang background ng lugar or ang history nito. Kung mayroong nga bang nagbaon ng mga hapon o nakatira ng mga hapon dyan. So kung nandyan na yan, ang apat na elemento ay 90 to 99% na mayroong nakabaon na Yamashita Treasure sa inyong lugar. Dito, kahit na hindi malaking boulder ang narito, ay mayroong namang nakabaon, nakalublob na ulo ng hipopotamus. Baka malaking bato ito noong kapanahon ng gera. At nabaon na sa tagal ng panahon. Kaya dito, ito na ang ating katiats. Ito'y kasama sa team ko ngayon, ang kanyang ground resistivity tester. Ang pinakamahal na ganyan na klase ay yung Fitzgerald Motherlode, made in USA. At ang brand na yan, ang gumawa ng Fitzgerald, isa ring treasure hunter sa Amerika na pumunta dito sa Pilipinas at gumawa ng kanyang sariling electronic gadget. Yan ang ginatawag na ground tester na mayroong brand na Fitzgerald Motherlode. At sa ngayon, marami ng ganyang klaseng tester na mabibili niyo sa Bourbon Electronica. At mura na lamang, hindi katulad noon na mahal talaga. Ngayon mga katiets, ay nagsuspetsa ako na mayroon sa baba nitong ulo ng hipopotamus. Kasi nakalubog siya, ibig sabihin ay diyan na lamang siya. Hindi na siya pupunta sa malayo. Nagpapahinga siya, ibig sabihin ay meron siyang dala-dala. Kaya nilubluban niya ang lugar na yan. Kung yan ang pagbasihan natin, ang mga itsura at kahulugan ng mga shape rock. Kahit wala tayong detector o kagamitan, basta't marunong tayo magbasa ng mga sign ng mga kahulugan ito, ay pareho din yan ng bumili ka ng scanner. Ang maganda lang sa itong treasure reading or code reading ay hindi ka na gagasto pa sa pagbili ng mamahalin na mga gadget. Kasi ang magandang gadget ngayon, mag-umpisa yan sa 50,000 pataas hanggang 2 million pesos ang magagandang scanners. At ang metal detectors naman, umpisa sa 30,000, maganda na yan, at hanggang 50,000 ay mayroong magagandang metal detectors na malalim na ang ma-detect. Itong ginagamit ko dito, nadaladala ko ang Geotech LED system. Gawa yan ng Nokta Macro from Turkey. Ay nabili ko sa Bourbon Electronica noon. Ang halaga noon ay 116,000 pesos. Sa ngayon, nabibili na yata yan ng 100,000 na lamang sa Bourbon Electronica. Kaya kung tatawag kayo, pagsabi na ako ang nagrekomenda sa inyo para mayroong kayong counting discount. Okay, kaya last detection ko nito ay using locator ay umiikot sa pagtapat ko sa kanya. So meron something else na nakabaon underneath sa kanyang baba, mga katiyats. At kasunod nito ay i-detect naman ito ng ating accumeter, ground tester ng ating kasama.
At dito na found out niya na itong iron lamang ang laman, ang nagrehistro ay iron and minerals. Pero maganda na rin yan kasi merong reading. Meron namang tsansa na nilagay lamang sa iron boxes ang mga item na ating hinahanap. Kaya hanggang dito na lamang kami mga katiyats. Kami ay magpapaalam na sa inyong lahat. May the fortune be with you also, and don't stop chasing for that golden dreams. Paalam!